syempre, hindi pwedeng hindi tayo kumain ng mangga dito sa ating unang pagbisita dito po sa Guimaras. Syempre, ang Guimaras, kilala po sa napakasarap at napakatamis na mga mangga po nila. Kaya kaliwat kanan, tingin yung mga tindaan, puro mga nagtitinda po ng mga mangga. And yun nga, dahil first time ko, syempre, hindi pwedeng palagpasin natin na pupunta tayo dito na hindi tayo nakakatikim man lang nitong kanilang sikat, masarap na mangga. So, yung kasoy din daw, masarap din dito, pero wag na tayong kumain ng kasoy kasi lagot na naman yung gout natin doon. Pero itong mangga, ayan, kain tayo dito. Ayan, panalo. Try natin mag-ikot-ikot din muna dito sa Guimaras bago tayo bumalik sa ito. Matatapos ng numeral, tayo umiinom po sa Magkapitolyo. So, samahan nyo ako guys. Kakain tayo ng binili kong mangga doon sa malapit sa Kapitolyo. Napakaganda dito sa Guimaras. Simple pamumuhay, maayos, malinis. Pero nasabi nga ni Yorm kanina, self-sufficient daw. May sarili silang pagkain, may sarili silang kuryente, yung isda, bigas, tapos meron silang tourism, meron silang mga produkto like itong mangga, kasoy. Sarap, tamis. So yun nga, sinabi niya, maganda daw ay makopya yung mga magagandang ginawa sa Guimaras para may apply sa iba't ibang isla sa bansa. Yun yung sabi ni Yorme Isko. Ang problema lang, I think ang kulang lang daw dito sa Guimaras, sabi ng kanilang governor, nabanggit ni Bacuy Leong, hospital ang kanilang kailangan that would serve the whole province. Siguro kung merong mga procedures na sa hospital gagawin ng iba, babiyahe pa, sasakay pa ng ferry papuntang Iloilo. Doon pa lang sila makakakuha ng services na yun sa hospital. So maganda, meron ding sarili yung island na hospital that would answer yung mga iba't ibang procedures na kailangan nila. Tapos ayun nga. Pero hindi masyado nabanggit ni Yorme kanina, pero dun sa Iloilo, huli kami, madalas niya nasasabi. Maganda talaga kung merong tulay. Kung merong tulay, the food bridge. Itong Iloilo at Guimaras. Kasi, yung susunod, Iloilo, Guimaras, tapos from Guimaras, meron ng magkakatuloy na pa Bacolod eh. Yun ang direction eh. So, dadaan dito. So, yung flow ng tao, napakadali na. Isipin mo from Iloilo, Bacolod. Sasakyan. Padaling makakapunta sa Guimaras. Pupunta ka ng Iloilo galing Bacolod or vice versa, dadaan ka ng Guimaras. So makakatulong ng malaki din sa ekonomiya nila at mas aasenso yung buhay dito sa isla na to. So yun yung kailangan, One Visayas. At saka maiksilang eh. Hindi ito kasing haba nung mga ibang mga islands. Yung Iloilo at Guimaras ay magkalapit lang. Meron yata mga ilang environmental concerns na rin ito. Pero for the most part, kaya naman yan, workable naman yan. Yung magawa, mabuo yung tulay coming from Iloilo papuntang Guimaras. Tapos Guimaras, diretso nyo na ng Negros. Yan, nilulubos ko na yung pagkain ng amuro eh. Carbonide ko. Isang daan, 4 na piraso.
Pero matamis, sarap. So, sila nakabalik na sila ng Iloilo. Ako nagpaikot-ikot muna, nagpaiwan muna ako dito. Kasi pag yung first time ko, gusto ko mag-ikot-ikot muna. Punta ako sa munisipyo. Punta ako sa mga sa palengke. So, pag pupunta ako sa isang lugar, yung ano, gusto kong puntahan. Yung poblasyon. Kamusta buhay yung mga tao doon. O sila, nasa Iloilo na sila. Doon kaya, doon yata sila mag-lunch. Ako, tapos sasakay ako dito. I-ferry ako dito mamaya. Pero ako, pa-chill-chill lang. Medyo pa-relax-relax lang tayo. So yun, yun po ang aking Guimaras trip. So sinama ko na din kayo, kumain na din ako ng mangga. Yan, mukbang. Napakasarap na Guimaras mangoes. So thank you very much po for joining me in this trip. Very special kasi first time. So yun po, pabalik na tayo Iloilo mamaya. May malaking concert sa La Paz. See you doon. Pilipinas, God first. Maraming salamat, Guimaras. Thank you para sa warm welcome sa amin na Team Isko. Bye-bye.